Isang magandang araw po sa ating lahat at binabati ko po ang SM Bal Yumilif Church at ang Pasig Mission Yumilif Church ng SM Bal. Nawa po lahat tayo ay safe at hindi po infected ng kumakalat na sakit sa panahong ito, and I pray na tayo po ay protektahan ng Panginoon at gabayan niya sa sakit na ito. And miss ko na po kayong lahat. Miss ko na din yung asawa ko. Miss ko na makipagkwentuhan po sa inyo. Kay Kuya Miko, kay Chairman, kay Ate Isa. Sa lahat po, miss ko na po kayo. Lalo po si Pastor Arnold. Miss ko na rin po. Sana pagbalik ko, makapagkwentuhan po tayo. Ayan. So, ang ating pagbabatayan talata ay makikita po sa Galatia 2:20. Ang sabi po rito, 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Mapagpala po ang kanyang buhay at banal na salita. At nawa po ay mangusap po siya sa atin sa pag-aaralan po natin sa araw na ito. Ang title po ng ating pag-aaralan, Ang Buhay na Nasa Panginoon. Ang Buhay na Nasa Panginoon. Talaga pong masasabi po nating ibang-iba ang buhay ng mga taong nasa Panginoon ang kanilang buhay o ang ating buhay. Lalo na po sa panahong ito dahil tunay na marami pong pagsubok. Hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makalabas, hindi ka makagala. So, sa bahay ka lang. Sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi ko sinabing magsaranggola ka. Mag-ikot-ikot ka sa bahay mo. Diyan ka lang at huwag kang lalabas. So, at marami po nagpo-post, stay at home. Para stop COVID. Yan. So, sa mga panahon pong ito, wala po tayong ibang aasahan kundi ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Kapag ang Panginoong Jesucristo po ang nabubuhay sa atin, katulad ng sinasabi sa ating batayang talata, maramdaman natin ang kaibahan nito sa buhay na hiwalay sa Panginoon. Bakit po? Bakit kaya? Dahil ang buhay na kay Kristo ay malaya. Malaya po tayo sa kasalanan. We are free from sin. We are free from sin. Sa Galatia 5:1 po, sinabi na tayo ay malaya na sa kasalanan. Ang sabi po doon, maliwanag po itong sinasabi, malaya tayo sa ilalim ng galit, kasakiman, kasinungalingan, pagpatay, kahalayan, at mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, doon po tayo pinalaya. Doon tayo pinalaya. Kasama po dyan ang pagchismis, yan. Ang mga sama ng loob na pinasa sa mga apu-apuhan. Kaya yung mga magkakamag-anak, magkakagalit at may gap hanggang sa kanilang pagtanda. So, yun po yun. Yun po ang kaibahan. Kasi kapag tayo po ay nasa Panginoon, tatanggalin na natin yung galit po at sa puso natin at matututunan po natin silang patawarin. At ang curse sa family natin ay mapuputol na po. Yung huwag mong papansinin niya kasi ganyan. Ganyan yung ginawa sa akin ng magulang niya nung araw eh. Di ba po? Yung mga ganon. So, doon mapapansin natin na ang buhay natin ay siguro ay nasa salita lang. Ang buhay natin ay nasa Panginoon. Dapat po yung faith natin ay firm na ang buhay natin ay nasa Panginoon. Ang buhay din po natin na kay Kristo ay masagana. Saan po? Sa lahat ng bagay. Sa physical, emotional, mental at social. Sagana po tayo sa pagmamahal kapag tayo po ay nakatagpo ng mga taong mahirap pakisamahan, mahirap mahalin. Ang sinasabi po sa 1 John 4:7, na aking pong babasahin, 1 John 4:7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig
ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Maliwanag po iyon. Ang hindi umiibig sa Diyos ay ang hindi umiibig ay hindi umiibig sa Diyos o hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen po. So ganun po kadali yon. Madaling-madali pong unawain yon. Sagana tayo sa karunungan karunungan ng Diyos ay nakalaan sa atin. Sabi po sa Santiago 1:5, sagana rin po tayo sa mga wonders and miracles kapag gumaharap po tayo sa mga imposibleng bagay o sitwasyon. Gagawa ang Diyos ng mga imposibleng bagay. Tunay po na yung hindi po arok ng tao o yung hindi kayang gawin ng tao ay posible po sa Diyos. Sabi po sa Lucas 18:27, ang sabi po dito, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. So, kayang gawin po ng Diyos iyan. So, sagana rin tayo sa pangangailangan sapagkat anumang hingin natin sa panalangin ay kanyang ibibigay kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos. Sabi po sa Matthew 21:22, aking pong babasahin muli, Matthew 21:22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Di ba po? Kaya po importante yung pananampalataya natin sa Panginoon. Importante po iyon. Huwag po tayong sala sa init, sala sa lamig. O kaya lumiliyab, biglang manghihina. Dapat po yung pananampalataya natin firm. Firm po. At kung may iniingi tayo sa Panginoon, manalig po tayo, manalig tayo na ipagkakaloob niya. Na ipagkakaloob niya. At yun naman po ay ipagkakaloob niya talaga kung tayo po ay nananalig ng buong puso at kaluluwa. Yung hindi tayo nagda-doubt sa magagawa po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay dapat manatili sa buhay na na kay Kristo at hayaang gawin ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin ang anumang siya lamang ang makagagawa sapagkat wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Sabi po sa John 15:5. Sabi po sa John 15:5. Ganito po ang sinasabi sa John 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So isa pong malaking patotoo 'yon na kailangan po tayo ay connected sa Panginoon. Kung ang buhay natin, ang nais natin, ang buhay natin ay nasa Panginoon, dapat we are connected with God. Hindi po tayo maiiwalay. Dapat nagbubunga din tayo. Lalo na po sa panahon ngayon. Quarantine. Kasama niyo po ang mga pamilya niyo. So dapat po may family altar, may devotion. So, dapat po ginagawa po natin yan dahil yan po ang isang magbibigay ng mabungang espiritual na pamumuhay sa bawat isa sa atin. So, ang buhay na nasa Panginoon ay ang buhay na dapat nakikita ayon sa ating pananampalataya. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan, pinalaya po tayo sa galit, kasakiman, kasinungalingan, pagpatay, kahalayan, at sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Isang magandang araw po sa ating lahat. Tayo po manalangin, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang pagkakataon na ako po ay nakapag-share ng iyong banal na salita. Truly, you are the God of God and the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you for this opportunity, O God. Thank you po. At ako rin naman po ay natututo, Panginoon. Natututo at hinuhubog mo po, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa susunod po, magkita-kita muli tayo at isang magandang araw po sa ating lahat. Keep safe, everyone.